Maganda itong isishare ko sa inyo, Idol. Ito ay tungkol sa release ng ating bagong sasakyan sa CASA. Huh? Kung tayo po ay first-time car buyer, whether it's cash, bank PO, or in-house financing, lahat ng yan, Idol, ay dadaan po sa process ng ating car dealership with the participation of our agents. Alam nyo mga ka-idol, hindi naman lahat ng ka-release ay medyo maganda ang experience. Meron din talagang mangilan-ngilan na nangyayari na nagkakaroon din ng bad experience. For those viewers no, na nakapanood ng video nito, I'm sure makaka-relate po kayo kung bakit nangyayari ito. Dahil sometimes, meron talagang instances na pag inabot ka ng alat, yun na Idol, tuloy-tuloy na. Ang ibig ko sabihin, Idol, bakit kung kailan tayo excited, dun pa inabot ng gabi ang release natin, na which pwede namang medyo mas maaga, di ba? Pwede naman nating ayusin na kaagad para hindi tayo abutin ng gabi. Or sometimes nangyayari din yung postpone, reschedule. Bakit nangyayari itong mga bagay na ito, Idol? So, in this video, mga ka-idol, isishare ko sa inyo yung aking experience noon pa man. Okay? At, syempre, nangyayari pa rin ngayon yan sa kasalukuyan, Idol. Depende na lang po yan sa pag-process ng inyong ahente. Based sa pakikipag-coordinate niya sa car dealership, sa inyo, and of course, yung participation din po ng bangko. Okay? So, I hope mga ka-idol, mag-stay tuned lang kayo sa video nito para magkaroon kayo ng idea. Especially, doon sa mga first-time car buyers. Para, syempre naman, idol, i-guide na rin kayo para malaman nyo at maging aware na rin po kayo mga ka-idol. Okay? So, let's begin na mga ka-idol. Ayan, Idol, excited akong i-share sa inyo ang aking experience and also knowledge with regards to releasing a brand new car. Kung kayo po ay first time car buyer, mas maganda, Idol, is panoorin ninyo hanggang matapos ang video nito. Dahil kayo din po mismo ang makikinabang at the same time, Idol, is magkakaroon po kayo ng total awareness. Just in case, ilalabas na po ang inyong bagong sasakyan. So, meron po tayong tatlong buying option, Idol. Merong cash, bank PO, and yung in-house financing. So, umpisahan po natin sa cash buyer, Idol. So, kapag cash buyer tayo, Idol, nasa atin ang freedom. Whether kung anong brand pa yan, anong bar yan, transmission, or kulay, tayo ang masusunod, Idol. But, ngayon, Idol, sa panahon ngayon, Idol, sobrang hirap ng unit allocation. Mahirap ang inventaryo ngayon sa mga car dealers dahil kakaunti lang ang unit. Dealer's market, Idol. Ika nga, di ba? Dahil kakaunti lang ang unit na dumarating, tendency, may mahabang pila. Sometimes, may mga car dealership na namimili din ng transaction. But mostly, Idol, equal po ang treatment sa mga customers. Okay? So, kung cash buyer po kayo, mga ka-idol, you should be firm to the brand that you wanted to buy. O'Connor, let's go get some cars. Then, also the variant. Then, third is the color, Idol. Diba? With regards to color, Idol, sometimes yung mga agent ay nag-o-offer sa inyo in advance. Sir, baka kursunada mo po yung ganitong kulay kasi ito po yung readily available po namin. Ngayon, sir, kung hindi naman pasok sa inyo ang kulay na ito, then siguro, sir, mas maganda is maghintay lang tayo ng kaunti. Dahil mabibigyan pa rin naman tayo.
Yun nga lang, may kaunting waiting time. Maaring ngayong katapusan, sir, magkaroon tayo ng unit. Pero kung mahaba ang pila, sometimes aabot ka ng isang buwan, dalawang buwan. Depende na lang, idol, kung gaano kahaba ang iyong pasensya. But make sure, mag-place ka na kagad ng reservation. Dahil kung wala kang reservation, of course, walang itataging na pangalan doon. Wala ka doon sa queuing. Doon sa queuing, idol, is may mga customers na nauna pa sa'yo. Maaring nakapag-place na ng reservation. Ngayon, itong mga customers na to ay kinukol ang attention ng mga ahente. Just in case paparating na ang unit. So, let's say, ang unit na darating ay ganitong variant, ganitong kulay. Darating ito by second week or third week. Then, i-inform na ngayon si ahente. O, darating na itong kulay na to, sa'yo na to naka-allocate. You have only 3 days para ma-release ang sasakyan kapag dumating na ito, idol. Ngayon, kung hindi ready po yung buyer na nauna, maaring yung sunod ay aalukin. Ngayon, kapag hindi rin ready, maaring ikaw na. Pero kung ikaw ay tsumamba na ikaw kagad ang nasa una, eh you are lucky, idol. Diba? So, yun nga sinasabi ko sa inyo. You have only 3 days. So, kung yung unit na dumating ay hindi naman pasok sa gusto mong kulay, then you have only 3 days for you to decide. So, you have to decide fast, idol. Bago nila mailipat sa ibang mga customer. So, anong gagawin mo, idol? Of course, bukod doon sa iyong reservation, eh, mas maganda is bayaran mo na kagad ito pag dumating na ang unit. Bakit, idol? Kasi sometimes, ang unit natin ay dumadating ng delay or delayed, okay? Sometimes, kung ang schedule of release natin, let's say, Tuesday, tapos dumating ng Monday ng hating gabi, or sabihin nating mga madaling araw, so, hindi pa ready kagad ang unit. So, ibig sabihin, hindi pa ito na stencil, hindi pa ito natitint or nakakarwash. So, para matutukan mo ang iyong unit, idol, pumunta ka ng maaga. Dalhin mo na kagad ang iyong cash at ang iyong 2 valid IDs. Para pag upo mo doon, pag bayad mo sa cashier, eh, wala ka ng ibang gagawin kundi maghintay. Make sure na wala kang lakad, idol, para hindi ka rin maaberya. At sa tingin ko, may re-release mo ang unit before umabot ng hapon. Kasi sometimes, ang release of unit ay umaabot ng 3 to 5 hours. So, take note mga ka-idol ha, kapag ikaw ay cash buyer. Next, idol, is bank PO. Ito, medyo mahaba rin ang process nito, idol. So, ang bank PO, idol, kinakailangan nito ay meron na kayong approval. Kapag may approval na po kayo, idol, sometimes si banko ay kukontakt doon sa kanilang car dealer partner or meron silang kaibigang ahente. Tatawag sila doon. Magtatanong sila with regards to unit. Kung may darating na unit, magkano ang discount, ganyan. Pero kung wala naman, kayo ngayon na mag-i-scout para sa inyong bangko. Kayo ang maghahanap ng car dealer para sa inyong bangko. So, aalamin mo rin ngayon kung may unit, kailan darating, at anong kulay. Then, kung meron naman, mag-place ka ng reservation doon sa car dealer para maitag na kaagad sa pangalan mo or nasa queuing ka na kaagad. Once na ikaw ay approved, idol, at nakapag-coordinate na ngayon ang iyong bangko sa iyong ahente, nagkaroon na sila ng exchange communication, manghihingi na ang bangko ngayon ng quotation coming from the dealership. Si dealership or si agent magpapadala through email kay bangko. Yung tinatawag na
proposal, no, kung ano yung presyo, magkano yung diskwento, etc. Then that's it, idol. Pag kayo po ay approve, mag-PPO na ngayon si bangko papunta sa car dealership, sa inyong ahente. Kapag dumating na ang inyong unit, idol, papipirmahin ka na ngayon ni bangko doon sa kanilang mga documents na kailangan mong pirmahan. In exchange din doon sa iyong mga requirements para makapagpadala na naman ng another si bangko na okay to release na ang inyong sasakyan. Then that's the time na pwede nang i-release ang inyong sasakyan. So dalawang klase yan, idol. Either doon kayo mag-down sa bangko, sa car dealer, or full PO coming from the bank. Ibig sabihin, okay na yung PO. Isang PO lang, okay na yan, i-release na inyong sasakyan. Okay? So, dalawang klase. Una is yung magda-down kayo sa dealership, may PO na doon, tapos okay to release. Okay? Then, hihingi ng kaunting requirements itong dealership. The next is yung full PO. Ibig sabihin, lahat ng requirements, naka-forward na kay bangko. Ang iyong down payment ay auto-debit na lang sa iyong account kung kayo po ay depositor sa bangkong ito. Okay? Then, pupunta na lang kayo doon sa car dealership para i-present mo ang iyong 2 valid IDs. Then, i-release na. Pag ready ang unit. Okay? Make sure na may unit na dumating. Kasi kung walang unit na dumating, idol, eh magagalit ang bangko. Di ba? At the same time, kayo rin, medyo mapuprostrate kayo. Di ba? Kaya, lagi kong nire-require sa inyo na kausapin ninyo ang inyong ahente para meron kayong constant communication with regards to your unit. Di ba? Kung kailan ito darating para may magandang coordination with your bank. Okay? Then, pinakahuli, idol, is financing. Sa financing, idol, is ganito yan. Kapag kayo ay nag-apply ng auto loan, sometimes umaabot po yan ng 1 week or 2 weeks for your approval. The next, idol, is kapag may approval na, unit allocation. So, pag may unit allocation na para sa'yo, aabangan mo na yun, idol. Before dumating ang unit, kailangan naka-ready na lahat ang iyong requirements na ipasa mo na sa car dealership before dumating ang iyong unit para ma-check na ngayon ng iyong ahente at the same time ng management team na ang iyong mga requirements ay kumpleto at tama. Kapag dumating na ang iyong unit, idol, mas maganda i-block mo ang iyong buong araw na wala kang lakad at pumunta ka ng maaga sa car dealership para magbayad ng down payment at i-submit yung mga kulang pang requirements kung sakaling may kulang. Pero kung wala nang kulang, then magbabayad ka na lang at pipirma ka na lang doon sa mga dokumentong ipapapirma sa'yo. Kapag napirmahan mo na yan, idol, pwede mo nang hanapin ang iyong unit kung nasaan na. Okay? Kung ito ba ay for stenciling, for tinting, or for car wash. So remember, mga ka-idol, na umaabot po ng 3 hours to 5 hours po ang releasing period natin. Kapag inabot po kayo ng gabi, that means, idol, is it's either mahaba ang traffic, maraming releases dahil month-end, or maaring yung unit mo galing pa sa ibang car dealership, sa kanilang partner na dealership, or sa malayong yard. Pagdating doon sa car dealership ay mahaba ang pila. So, medyo aabutin ka talaga ng gabi, idol. So, nire-require ko sa inyo na maaga po kayo para ma-monitor mo kung nasaan ang iyong unit. So, sa lahat na yun, idol,
whether kung kayo po ay cash buyer, bank PO, or in-house financing, kailangan mong mamonitor ng maaga. Because kapag mahaba ang pila, gaya ng month end, sometimes, walang knowledge ang management team with regards to the schedule ng mga tao sa likod. Ano yung mga tao sa likod, idol? Ito yung mga tinter, mga nag-stencil, okay, nagka-car wash, or yung mga nag-rust proofing. Yan yun, mga ka-idol. Itong mga taong to, sometimes, hindi na sila nag-extend ng hours. Pag sinabing 5 o'clock ang out or 6 o'clock ang out, eh talagang mag-out na kahit mahaba pa ang pila. Kaya nga, pinapa-anticipate ko sa inyo na mas maging maaga kayo. Kasi sometimes, walang coordination ang management doon sa people at the back. Gaya ng mga taong yun. Kasi sila, kapag alam nila sa sarili nila na hindi bayad ang kanilang overtime, uuwian na nila yung sasakyan mo, idol. Ngayon, magmamakaawa ang iyong ahente. Sino ang mag-i-stencil, sino ang mag-titin, sino ang magkakarwas, sino ang maglilinis ng iyong sasakyan. Darating at darating sa point, idol, na kaming mga ahente, kulang na lang kami ang magkarwas para sa inyong sasakyan. Or sometimes kami na nga magtitin, kung marunong kami magtin, di ba? Or magmamakaawa pa kami na, boss, huwag ka munang umalis, please. Dahil itong kliyente ko nagmamadali, taga-province pa ho ito. Ako na magbabayad ng overtime mo. Kaya, ginawa kong yung video ito, idol, is to give you awareness. Dahil meron talagang mga car dealers na yung management, hindi nila nire-reach out yung mga tao sa likod. Ibig ko sabihin, walang uuwi. Okay? Hanggat hindi ma-release ang lahat ng sasakyan na naka-schedule sa araw na ito. Di ba? Kasi, ang alam lang ng management is sa side ng general manager sa accounting, auto finance releasing, sila-sila lang yung nag-uusap na walang uuwi hanggat hindi natatapos ang mga releases. Sometimes nga, minabadali pa yung ahente. Di ba? Oy, ano ang tagal-tagal mo? Hindi nila alam, nagpo-process pa yung ahente, di ba? Tapos, kapag natapos na doon sa mga management, accounting, pati doon sa cashier, doon sa likod, hindi pa tapos. Wala pa palang nagkakarubas ng iyong sasakyan. Umuwi na yung mga tao. O, di ba? Kaya, mapapansin ninyo, idol, especially doon sa mga may dati ng sasakyan, ano, tataka sila, bakit inabot kami ng gabi? Di ba? Pero hindi nila alam yung backstory namin, idol, na sometimes inaabot kami ng gabi. It's because wala nang tumitira ng unit namin sa likod. So, for those employees, no, who works in car dealership, I hope ma-heads up kayo, no, na part of your management is to secure yung mga tao sa likod. Na sana, huwag ninyong pauwiin ang mga taong yan hanggat hindi pa natatapos ang release. Kung kailangan mag-overtime, mag-overtime. Bayaran ninyo ang kanilang overtime. Kung kailangan ninyong pakainin, pakainin ninyo. Para naman ay merong gagalaw sa mga unit ng mga customers. Diba? Kasi sometimes, pag umalis na yung mga taong to, wala nang aasahan ng ahente. Nagmumukha ng tanga ngayon ng ahente. Kamot ulo na ngayon ng ahente. Ngayon, yung magandang usapan or harmony ng ahente at ng kliyente nung umaga, pagdating ng gabi, away na. Dahil dun sa mga ganung bagay na biglang masasabi ng mga customers na hindi naman pala kayo ready. Bakit ninyo ako ngayon pinapunta? Dapat
pinapunta ninyo ako the following day pa kasi hindi naman pala kayo ready. Diba? Frustration sa idol. Ako kasi, ang ginagawa ko, in my experience, kapag alam kong i-release na ang aking unit by, let's say, Monday, at nakita ko ang unit ay hindi pa dumarating. Of course, sasabihin ko sa car dealership, release on Monday. Pero i-release ko ito on Tuesday. Bakit? Kasi iniiwasan ko ang abirya. Iniiwasan ko ang traffic, lalo na kapag month-end. At iniiwasan ko rin ang mga taong hindi kayang mag-overtime. Ang mga taong hindi mo ma-please. Ang mga taong kailangan mo pang bigyan ng datong para lang tirahin ang iyong unit. So I hope maintindihan ninyo sa video ito ang experiences namin bilang ahente. Okay? So hindi ko naman nilalahat ng mga car dealers idol. May mangilan-ngilan. Okay? So if I were you mga idol, kung kayo po ay nag-work sa car dealership, make sure na hindi lang kayo ang mag-overtime but also the people at the back. Yung inyong mga nag-i-stencil, yung mga nag-PPDI ng inyong sasakyan, tinter ninyo, mga nagka-car wash, ganun idol. Di bali na yung rust proofing kasi ang rust proof pwede naman ito follow. Pero yung mga bagay na yun idol, to support the agent to have a successful release, early release, huwag nyo silang pauwiin agad hanggat hindi pa natatapos. Lalo na kapag during month end. Okay? So, sa mga followers natin dyan, I hope na intindihan po ninyo ito. Habaan lang ninyo ang inyong pasensya and talk to your agent para maramdaman nyo rin ang kanilang paghihirap at sentimento. Okay? So, thanks for watching mga ka-idol. I hope na gustuhan po ninyo ang content na ito. Ang lahat ng mga sinabi ko dito ay based po sa aking experience at isinishare ko lang sa inyo, idol, para magkaroon po kayo ng awareness or heads up. So, for those mga customers dyan na nakapanood ng video ito, huwag niyong kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe po ang aking videos. Okay? Give a thumbs up for me, idol. Thank you.